Oras natin, 4:06 ng umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Todong lakas mula sa DWIZ News Center Manila. Narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita. Todong lakas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Tuesday, November 1, 2022, o unang araw sa buwan ng Nobyembre, partner. At syempre kami po ang inyong magiging tagapagbalita hanggang alas 5 ng umaga. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, todong lakas. Narito na ang headlines sa balitang todong lakas. Balita, todong lakas. Bagyong Paeng patuloy na lumalayo ng bansa. Mga local government unit dapat nang maghanda sa posibleng epekto ni Bagyong Queenie. Bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Paeng, umakyat na sa mahigit 100,000. Mga apektadong pamilya pumalo naman sa mahigit 2 milyon. Pinsala ng nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura sa bansa, nasa 1.33 billion pesos na. PBBM na mahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Philippine National Police, wala pang naitatalang banta kaugnay sa paggunita ng Undas 2022. Online mass para naman sa mga yumaong kaanak binuksan sa publiko. COVID-19 alert classifications muling ipatutupad sa Pilipinas. Tapias presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. At balita sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa pag-uho ng tulay sa Western India na dagdagan pa. Itang pampalakasan na training ng Gilas Pilipinas para sa fifth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, hindi pa nakukumpleto. At sa ating balitang showbiz, OPM legend at membro ng iconic trio na Apo Hiking Society na si Danny Javier pumanaw na sa edad na 75. Balita, todong lakas! Muli, magandang umaga, Pilipinas. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon. Hoy, ito ang ating update sa bagyong Paeng. Ayon sa PAGASA, ang bagyong Paeng o Severe Tropical Storm Paeng ay namataan sa layong 455 kilometers kanlurang bahagi ng Sinait, Ilocos Sur. May lakas ng hangin ang bagyong Paeng na aabot sa 110 kilometers o kilometers per hour at malapit yan sa gitna na may pagbugsong aabot naman sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa north o northwestward at sa bilis yan na 15 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, makararanas ng mga pag-ulan ang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Zambales at Bataan, kaya asahan ang mga pagkulog at pagkidlat at iba pang mga pag-ulan sa nasabing mga lalawigan. At ito update naman sa ating Bagyong Queenie na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Neto lamang kahapon ay namataan ng Bagyong Queenie sa layong 815 kilometers east of northeastern Mindanao na may lakas na hangin aabot yan sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 80 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, kumikilos si Bagyong Queenie patungong west, southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon na din sa PAGASA, makararanas naman ang mga pag-ulan. Bunsod ni Bagyong Queenie ang northwestward ng Caraga, Eastern Visayas. At samantala, ang iba pang bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng mga pag-ulan dahil sa dalawang bagyo.
Samantala, dapat nang maghanda ang mga local government units sa posibleng pananalasa ng bagyong Queenie. Itong paalala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kahit wala pang direktang epekto sa bansa ang paribagong sama ng panahon. Ayon kay NDRRMC Assistant Secretary Rafi Alejandro, dapat i-check at i-restock ng mga LGU official ang kanilang supplies bilang preparasyon sa nagbabantang bagyo. Para naman sa Department of Social Welfare and Development, inilatag na nila ang supplies at nakaprepositionary ng mga ito sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng nasabing weather disturbance. Una nang inihayag ng PAGASA na posibleng tumbuki ng bagyo ang Eastern Visayas o Caraga Regions, pero maaaring humina ngayong araw o bukas ng gabi. Pumalo na sa 20 ang bilang ng mga nasawi sa Western Visayas dahil sa bagyong Paeng. Batay sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Western Visayas, huyan, siyam sa mga nasawi ay nagmula sa Antique, anim sa Aklan, tatlo sa Iloilo at dalawa naman sa Capiz. 18 sa mga ito ay nasawi dahil sa pagkalunod. Isa ang natabunan ng lupa dahil sa landslide at isa naman ang inatake sa puso. Maliban sa mga nasawi, anim pa ang pinaghahanap o patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad sa Western Visayas dahil pa rin sa bagyong Paeng. Naapektuhan naman ng bagyo ang mahigit o 217,000 na pamilya sa rehiyon na kinabibilangan niya na mahigit 800 individual. Nasa lantarin ng bagyo ang 262 milyon na halaga ng produkto sa agrikultura sa nabanggit na rehiyon at 10,000 o mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda. Pumalo naman sa 101 ang nasawi sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng. Batay sa uling datos ng National Disaster Risk Management Council o NDRRMC, 73 sa mga nasawi ay kumpirmado habang 23 ang bineberipika pa. Pinakamaraming sa kumpirmadong nasawi ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, sinunda ng Region 6 at Region 12. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng 70 nasugatan at 66 na nawawala dahil sa bagyo. Mula sa mabilang ng napaulat na nasugatan, 42 ay kumpirmado at 28 ang bineberipika. Sa mabilang naman ng mga nawawala, 29 ang nakumpirma ng NDRRMC at 37 ang kinukumpirma pa. Samantala, umakyat pa sa 54 ang bilang ng mga nasawi sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos ang pananalasa ni Bagyong Paeng. Ayon kay BARM Interior Minister na si Naguib Sinarimbo, nagpapatuloy muli ang retrieval operation sa kanilang rehiyon, partikular na sa barangay Kusyong na pinakamaraming nasawi dahil sa bagyo. Dito, nag-set up ng incident command post ang 16th Infantry Division ng Philippine Army, katuwang dyan ang Ministry of Public Works and Highways para sa paghukay. At noon pang Sabado, October 29, isinailalim sa state of calamity ang BARM dahil sa bagyo kung saan nasa 500,000 na individual ang naapektuhan. Sa huling datos ng NDRRMC, 63 pa ang nawawala sa bansa na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Sa oras na 4:15 ng umaga, magbabalik po ang balita ang todong lakas. Sa oras na 4:17 ng umaga, nagbabalik po ang BTL dito pa rin sa Impila may todong lakas, DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, todong lakas. Sa iba pa nating mga balita, sumampa pa sa 1.33 billion pesos ang pinsalang idinulot ng Bagyong Paeng sa sektor ng agrikultura ng bansa. Batay sa inisyal na datos ng
Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng Department of Agriculture mula ito sa 49.54 million pesos na naitala noong Linggo. Kabuang 66,693 metriko toneladang pananim ang nasira ng bagyo sa 64,607 hektarya ng palayan sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Sacsayhuaman. Apektado rin ng bagyo ang nasa 53,849 magsasaka at mangisda. Ito, pumalo na ho sa mahigit 2 milyong individual ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Paeng sa buong bansa. Batay sa huling datos ng NDRRMC, kabilang sa mga naapektuhan ang 618,817 na pamilya na kinabibilangan niyan ng 2,039,363 na individual. 205,000 na sa mga ito ay nananatili sa 2,808 na evacuation centers sa bansa. Ang Western Visayas ang nakapagtala ng pinakamaraming lumikas na mayroong 74,283 at nananatili sa 935 evacuation centers. Sinundan niya ng Calabar Zone na mayroong 55,007 na kataong nananatili sa 745 na evacuation centers. Samantala, sa uling datos ng NDRRMC, 758 na kabahayan na ang totally damaged dahil sa bagyong Paeng, habang 4,863 naman ang partially damaged. Samantala, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Quezon matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng. Alinsunod ito sa rekomendasyon ni Governor Helen Tan at upang magamit ang quick release funds bilang tugon sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 na ang nasawi habang nasa 23,000 pamilya ang apektado sa lalawigan. Bukod sa Quezon Province, isinailalim na rin sa state of calamity ang Catanduanes, ilang bayan sa Antique, San Pablo at San Pedro City sa Laguna, Zamboanga City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Deklara na ang state of calamity sa buong Catanduanes dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Pacua, makatutulong ang deklarasyon para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Paeng. Batay sa inisyal na datos ng provincial government kaugnay sa bagyo, ay umabot na sa 25 kabahayan ang nasira sa probinsya na mayroong 13 million pesos na halaga. Nasira rin ang bagyong Paeng ang 21 million pesos na halaga ng pananim sa nasabing lugar. Samantala, muling tiniyak ng Meralco na puspusa ng kanilang pagtatrabaho upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Paeng kamakailan. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, mayigit 4 na milyon nilang customer ang nawala ng kuryente sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo noong weekend. Gayunman, karamihan anya sa kanilang mga customer ang mayroon ng kuryente at nasa 50,000 na lamang ang kasalukuyang walang power supply. Naayos na rin ng National Grid Corporation of the Philippines ang mga nasirang transmission line maliban sa Quezon, Aurora at Benguet. Malabo pang maibalik ang supply at linya ng kuryente sa Quezon at Aurora Province matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng. Kabilang sa mga naapektuhan ang Quezon Electric Cooperative 1 o Quezelco 1 at Aurora Electric Cooperative o ang Aurelco na hindi pa rin umano nakakatanggap ng kuryente hanggang sa ngayon. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson na si Cynthia Alawanza, hindi pa nila masabi kung kailan na maibabalik ang operasyon ng mga kuryente sa dalawang nabanggit na lalawigan. Iginit ni Alabanza na kanila pang pinag-aaralan ang sitwasyon sa nabanggit na reyon dahil karamihan umano sa mga linya ng kuryente ay nadamay sa mga nagbagsakan at nagliparang mga sanga ng puno dahil sa nagdaang bagyong Paeng. Sa ngayon, nagsasagawa na ng operation o clearing operation ng NGCP sa ilang lugar na naapektuhan ng power outage.
nananatiling naka-heightened alert ang Bureau of Immigration matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng at kasabay ng paggunita sa undas. Tiniyak ni Immigration Commissioner Norman Tansingco na sapat ang kanilang mga tauhan at frontline personnel para sa pagdagsa ng mga pasaherong papasok at palabas ng bansa. Ayon kay Tansingco, may mga karagdagang tauhan ang itinalaga sa mga paliparan at isang rapid response team upang matiyak na ang lahat ng mga counter sa mga daungan ay mabantayan. Kinilala naman ng BI official ang serbisyo ng mga frontline personnel ng ahensya na nagbibigay pa rin ng serbisyo tuwing weekend at holidays. Anim na araw ng stranded ang nasa 200 pasahero sa Manila North Port. Karamihan sa mga biyahero ay patungong Cagayan de Oro at Bacolod at ayon sa pamunuan ng North Port, hindi nakabiyahe ang mga nasabing pasahero matapos humagupit ang bagyong Paeng. Namahagi naman ng hot meals ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong biyahero. Samantala, inaasahang makakaalis na ngayong araw ang ilan sa mga stranded na pasahero makaraang gumanda ang panahon. Ibinahagi ni Mayor Dino Chua ng Noveleta, Cavite ang naging karanasan ng kanilang lugar noong kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Chua na nag-iwan ng Bagyong Paeng ng burak at putik sa loob ng mga kabahayan at mga natumbang puno at poste na nakaharang sa kalsada kung kaya't puspusa ng kanilang clearing operations. Ayon pa sa alkalde, dakong alas 7 ng gabi nang magsimulang tumaas ang level ng tubig, kaya't napilitang magsilikas ang mga residente sa kani-kanilang bubong. Sa pagtatala, nasa 3 ang nasawi sa kanilang lugar habang 2 ang inatake sa puso at nasa 100 milyon ang naiulat na damage to properties. Nanawagan naman ng tulong ang alkalde para sa mabilis na pagbangon ng lungsod. Tuloy-tuloy lang po yung relief goods na pamimigay po natin dahil marami tayong kababayan talaga, hindi makapasok sa trabaho pa rin. No? Kaya unahin natin ang pagkain. Pangalawa po ay siguro sa manpower, baka may mga magagandang loob na volunteers niya, yung mga LGO, yung mga ibang ahensya po no, na pwedeng tumulong sa clearing operation. Kailangan po namin linisin itong mga natumbang mga puno, mga kalat po, mga burak na naipon sa kagada para magbalik normal na po ang daloy dito sa aming bayan. Yan po ang tinig ni Mayor Dino Chua ng Noveleta, Cavite sa panayam ng DWIZ. Balita, tong lahat. Samantala, sa iba pang detalya ng mga balita, nagpatupad ng special trips ang Philippine National Railways o PNR sa mga lugar na ligtas ng daanan ng mga tren. Kasunod ito ng pagtigil ng operasyon noong Sabado, bunsod ng pagbaha at pinsalang idinulot ni Bagyong Paeng sa ilang lugar sa National Capital Region o NCR at iba pang lugar sa bansa. Kabila sa mga lugar na sakop ng special trips, ang Tutuban to Alabang vice versa, Binyan to Tutuban vice versa, Tutuban to Governor Pascual vice versa, Governor Pascual to Bicutan vice versa, at ang Naga to Libmanan vice versa. Humingi naman ang paumanhin sa publiko ang PNR at iniyak na agad na maisasaayos ang lahat ng serbisyo maging ng mga operasyon sa lahat ng kanilang ruta at istasyon. Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng malawakang pagkukumpuni ang mga tauhan ng ahensya sa mga riles at tulay mula sa Binyan hanggang Calamba, San Pablo papuntang Lucena at Libmanan hanggang sa Sipokot sa Camarines Sur. Balita, tong lahat! Samantala, nakalikom na ang Office of the House Speaker ng halos 50 million pesos na cash pledge bilang tulong para sa mga biktima ng Bagyong Paeng. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gagamitin ang nasabing halaga bilang pambili ng mga pagkain, tubig at iba pang relief goods. Nakalap ang pondo mula sa pribadong sektor at ilang empleyado ng Kamara na nagdonate rin ng mga damit at kagamitan. Kabilang anya sa mga nahatira ng tulong ang ilang bayan sa Cavite at Laguna na labis na nasa lanta ng bagyo.
Samantala, namahagi ng ayuda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga residente ng Cavite na labis na nasalanta ng bagyong Paeng. Kasama ang Department of Social Welfare and Development at ilang provincial official sa pangunguna ni Governor John B. Remulla na nagtungo sa bayan ng Noveleta ang Pangulo kahapon. Sa kanyang talumpati sa ceremonial distribution ng DSWD assistance, muling ipinunto ni PBBM ang kahalagahan ng preemptive evacuation upang mabawasan ang casualties sa kasagsagan ng mga kalamidad. Bagaman hindi anya gaanong kalakasan ang hangin ng bagyong Paeng ay sobrang ulan naman ang ibinuhos nito kaya't hindi kinaya ng flood control at nagresulta sa pagkawasak ng ilang infrastruktura sa Cavite. Sa kasalukuyan, nasa 18,000 katao ang nagsilika sa nasabing lalawigan matapos magdulot ng pagbaha at pagguho ng isang river wall ang bagyo na si Paeng sa ilang-ilang river. Ang ilang-ilang river ang isa sa pinakamahabang ilog sa buong lalawigan. Kontento naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa pangangailangan ng mga residente sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na matinding nasalanta ng bagyong Paeng. Ayon kay Pimentel, mabilis ang pag-aksyon ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Erwin Tulfo. Maganda rin anyang karagdagang tulong para sa BARM ang pangako ni DILG Secretary Benhur Abalos na makikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng rehiyon upang alamin ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Magugunit ang nanawagan ng tulong ang senador para sa mga taga-BARM na matinding hinagupit ng pagbaha at pagguho ng lupa kung saan marami ang nasawi. Balita, todo lakas! 4:29, magbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. Balita, todong lakas! Sa oras na 4:36 ng umaga, nagbabalik po ang BTL, dito pa rin sa himpilang may todong lakas, DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, todong lakas! Partners, saan pa nga ba tayo maaaring bisitahin ng ating mga viewers at listeners? At syempre, mga nakukulangan pa balita. At bisitahin nyo po ang aming website at www.dwiz82m.com at sa aming Twitter account at Facebook page na DWIZ882. At syempre, napapanood din po kami via test broadcast sa Digital Free TV channel IZTV at available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Iscan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. At syempre, sabayan din tayong napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation. Provincial registration nationwide, kabilang na dyan ang DWIZ 89.3 FM Dagupan, ang DWIZ 94.3 FM Palawan, 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, ang 98.3 Home Radio Jensan, nandyan din ang 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, ang 89.5 Home Radio Iloilo, at syempre nandyan din ang 98.7 Home Radio Davao. Ayan, at syempre partner, batiin na natin ang ating mga supporters at listeners. Mm-hmm. Syempre, ano, partner, mag-ingat yung mga pupunta sa sementeryo ngayong araw. Marami ang ano ngayon, dagsaan ng mga bibisita sa kanilang mga mahal na yumao sa buhay. Ayan. At syempre, eto, batiin muna natin partner ang ating Facebook viewers, nandiyan at nakikinig. Si Miss Annette Alegre D, maraming salamat na laging nakikinig at naglalaan ng oras sa atin. Nandiyan din si Nelson na Malinawa, Miss Andy Andrea Jong ng Japan, Tatsuki Chiba ng Japan, at syempre si Marites Kondo. Maraming salamat din, Gary Ramos ng Malabon. At eto, si Mr. Frey Mosa ng Spain, magandang umaga din sa inyo dyan. Roberto Aguinalde, at si Bonnie Natividad Ninyo. Oy, andyan din si ano, partner si ang ating Coco Martin, si Derek Mateo ng Kimchi Land of South Korea, kasama dyan si Clydel James, at Romy Sampuang,
Mr. Ramon Abadillo, maraming salamat. Oy, ang ama ng aming himpilan, si Boss Edgar. Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga, Boss Edgar. Andyan din si Carmelita Mendoza, magandang umaga din kay Erna Cabras. Ayan, good morning po. At si, syempre, nakikinig din sa atin si Mark Montalba, si Tita Ems at si Kuya JC, si Norly Santos partner, si Papa D. Washington, si Mon Atienza at si Kent Kulitz, si AM Grab, si Roberto Villegas, American Samoa, Jennifer Villegas, May Bianan Jr., Roque, Teresita Roque, ayan, dyan daw sila sa Bulacan. Andyan din si Roberto Clemente sa Kalumpit, Bulacan din. Sa Carding, si Carding Domingo, advance Merry Christmas daw. Okay, have advance. Oy, teka, partner, ilang days na lamang ba bago magpasko? Ayan, syempre 54 days na lang, partner. Amamas ko po! Ayan. Wala pa tayong pangregalo, Daniel. Wala pa tayong ano. Ayan, tawad po. Patawad muna sa ngayon. Ano muna tayo? Bumisita muna tayo sa mga mahal nating yung sa buhay. Ayan. At syempre, nakikinig din sa atin ngayong araw si Richard Romakin. Ayan. Good morning po. At syempre, sa oras na 4:40 ng umaga, partner, labas muna tayo ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Tanggap tayo ng ulat mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Kasabay ng paggunita ng All Saints at All Souls Day, muling inihain sa Kongreso ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang House Bill 5753 o ang Free and Discounted Funeral Services Bill, payag ng mambabatas layo ng panukala na matulungan ang mga mahirap nating kababayan sa panahon ng pagluluksa at pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Giit ni Castro, sakaling mapagtibay ang HB 5753, mabibigyan na ng libreng funeral services ng mga punerarya ang mga mahirap na pamilyang nawalan ng kaanak. Itinuturing aniya na House Bill for the Poor ang panukalang ito na nilikha para sa mga pamilyang hindi sapat ang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng food, health, education, housing at iba pang essential needs na siya aniya nakasaad sa Republic Act No. 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act. Giit ng Solon, tiwala siyang agad na raratipikahan ng House Leadership ang panukalang batas nang sa gayoy matulungan ang mga naghihikahos na pamilyang nagluluksa na nga dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na mumroblema pa sa napakamahal na funeral services. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Himpilang May Tonong Lakas, DWIZ. Balita, Tonong Lakas! Salamat Patrol 17 Jopel Peleño. At syempre ito, alamin din natin na ngayong ulat ni Patrol 11 kaugnay sa paggunita ng undas, Tina Nolasco. Sabayang sinindihan ng Filipino Army sa pamagitan ng Grave Service Unit ng Army Support Command at Headquarters Support Group, pati na rin ng Fort Bonifacio National High School Girl at Boy Scouts of the Philippines, ang mga kandila sa puntod ng mga libingan na mabayani sa Fort Bonifacio sa Maynila kagabi. Ito'y bilang pagunita sa araw ng mga yumao at bilang pagpupugay sa naging buhay ng mga sundalo, bayani, pambansang alagad ng sining, scientist at mga dating pangulo ng Pilipinas na nakahimlay sa nasabing libingan. Ayon kay Army Commanding General Lieutenant General Romeo Broner Jr., kaysa ang Philippine Army kasama ang sambayanan sa pagunita sa buhay at naging ambag ng mga bayaning Pilipino, lalo na ng mga nasawing sundalo ngayong araw ng mga yumaot banal. Nabatid na bukas ang libingan ng bayani ngayong araw hanggang bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito si Patrol 11, Tina Orozco nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, Todong Lakas! Maraming salamat Patrol 11, Tina Orozco. Samantala, dakuha na natin ang mga ulat sa lalawigan. Ronda, Provincia! Tanggap tayo ng ulat dyan sa Bicol mula kay Melvin Machado. Melvin, magandang umaga. Magandang umaga. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan kahapon nang kumalat ang balita sa Amoy Bangkay ng isang babae na natagpuan sa masukal na bahagi ng Barangay Kadlan sa bahay ng Pili Camarines Sur, nasakop ng isang subdivision. Pigil ang hininga ng lahat dahil naiulat din na nawawalang senior high school student na si Iris Ray Payong gamula naman sa bayan ng Kamaligan Camarines Sur na sana'y pupunta sa Camarines Sur Convention Center para sa isang church activity. Nitong maulang Biyernes, ngunit
hindi nakadalo at simula nitong Sabado ay idiniklara na itong missing. Kumalat agad ang panawagan sa posibleng nakakita sa nawawalang dalaga. Sa social media post ng kanyang tiyahin, kinumpirma nito na ang natagpo ang bangkay na natatabunan umano ng sako ng lupa ay ang kanyang pamangkin na nawawala na si Irish. Ngayong hapon, isang press conference ang nakatakdang ipatawag ng PNP Kamarinisur sa pamumuno ni Police Colonel Julio Cesar Domingo upang dagdagan ang detalye sa pagkakadiskubre sa bangkay ng dalagita at sa posibleng motibo ng pagpaslang ng hindi patukoy na suspect. Mula sa Kamarinisur sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Salamat Kuyang Melvin Machado dyan sa Bicolandia sa Camarines Sur. At syempre ito masipag din to ang maghatid ng balita dyan sa lalawigan ng Bataan. Alamin nga natin kung maulan din dyan sa Bataan. Ihatid yan ni Kuyang Jun Bringula. Kuyang Jun, maganda umaga. Magandang umaga. Magandang umaga talaga dahil ngayon sa awa ng Diyos hindi umuulan dito sa lalawigan ng Bataan. At sa ating balita ngayong umaga, ipakalat na sa lahat ng mga sementeryo sa buong lalawigan ng Bataan ang mga PNP personnel. Ayon ito mismo kay Colonel Romel Velasco, ang Bataan PNP Provincial Director. Ayon kay Colonel Velasco, ito ay upang mapangalagaan ang katahimikan at kayusan sa lahat ng mga magtutungo ngayong araw sa puntod ng kanilang mga minamahal bilang paggunita sa araw ng mga patay. Ayon pa rin kay Colonel Velasco. Lua o runda, alam naman po natin na dadagsa po ang ating mga kababayan sa lahat po ng sementeryo dito po sa ating mga nasasakupan. Kaya tayo po, katuwang ang local government unit at pigyara rin mo ay maghanda. Nang sa ganun, pasiguro po natin naligtas ang ating mga kababayan sa pagpunta sa pagkakadid ng mga mahal sa buhay na nandun po sa left. Ayon pa rin kay Colonel Velasco, ngayong araw nga ay handang-handa na ang buong pwersa ng Bataan PNP para pangalagaan ang mga taga-Bataan na pupunta sa mga sementeryo ngayong panahon ng undas. Jun Bringo na gulat, simple na metodo lakas, DWIC. Maraming salamat, Kuyang Jun Bringula. Samantala, dumako naman tayo sa lalawigan ng Zambales. May balitang iaatid mula dyan si Mr. Rod Eason. Sir Rod, magandang umaga. Good morning. Limang katao ang matagumpay na na-rescue na iligtas habang isa pa ang pinaghahanap matapos sumadsad ang isang bar sa barangay Bangan, Botolan, Zambales. Dahil sa matinding alon na dulot ng hagupit ng bagyong paeng noong araw ng Sabado. Kinilala ng Philippine Red Cross Zambales Chapter ang mga na-rescue na sina Patrick Romel Cuevas, 22 taong gulang ng Silang, Cavite. Jan Thomas Hilario, 27 ng San Jose Antique. Joseph Anthony Ed Kilag, 24 ng Imus, Cavite. Peter Claro, 27 ng Antique. At isang nakilalang Christian Caguyong, 27 taong gulang ng Abera, Leyte. Kinilalang mga ito ni Maria Elizabeth Ednabe Tubera, administrador ng Philippine Red Cross Zambales Chapter. Ang isa pang nawawalang tripulante ay nakilalang si Arland Baculando, 27 taong gulang, at ito ay mula sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga biktima ay lula ng barge na sumansad dahil sa lakas ng bagyo at pag-aari ng Industry Movers Corporation. Rod Eason para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Ay, maraming salamat Kuyang Rod Eason dyan sa Zambales. At sa iba pang detalye ng mga balita, dinagsari ng mga tao ang ilang sementeryo sa Camanava ngayong undas matapos humupa ang baha bunsod ng pag-ulang dalan bagyong paeng. Hindi natin nagaanga ng ulan ang mga nagtungo sa Sangandaan Cemetery sa Caloocan City upang bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Mas pinili ng ilan
na nating kababayan na bumisita kahapon upang makaiwas sa dagsa ng mga tao ngayong Todos Los Santos. Nito lamang Linggo ay nag-ikot o nag-ikot si Caloocan City Mayor Along Malapitan sa mga Campo Santo upang matiyak ang seguridad at nasusunod ang COVID-19 health protocols. Sa Malabon City, isang tent ang itinayo upang magsilbing kapilya sa entrada ng Tugatog Cemetery kasabay ng pagpapatuloy ng renovation habang nananatiling sarado sa publiko ang naturang libingan. Inabiswa naman ng Malabon Disaster Management ang mga bibisita na mag-iwan na lamang ng bulaklak at magtirik ng kandila sa entrada ng Panteon o Panteon at magdasal sa makeshift chapel. Samantala, idineklara bilang special non-working day ng Department of Labor and Employment ang November 1, 2022 ay ngayong araw po yan bilang pagbibigay daan sa paggunita ng Undas 2022. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang mga empleyadong na mas piniling magtrabaho ngayong araw ay tatanggap ng karagdagang 30% sa kanilang regular na arawang sweldo para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. Para naman sa mga empleyadong nagtrabaho ng lampas sa 8 oras, ay babayaran ng karagdagang 30% ng hourly rate. Samantala, ang mga empleyado naman na magtatrabaho para special working day o All Souls Day ay babayaran ng karagdagang 50% basic wage sa kanilang unang 8 oras na trabaho at karagdagan pang 30% ng hourly rate para naman sa serbisyo na lampas sa regular na oras ng kanilang trabaho. Balita. Samantala, walang natatanggap na banta ang Philippine National Police o PNP ngayong paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, 85% ang kanilang puwersa ang nakakalat sa buong bansa bilang parte ng Oplan Undas 2022. Tiniyak din ni Fajardo na mananatili silang magbabantay o imo-monitor para siguraduhin ang kaligtasan ng publiko. Noong November o nakaraang Linggo nang itinaas ng PNP ang full alert status sa lahat ng kanilang regional offices para sa Undas 2022. Hindi napigilan ang maraming Pilipinong dumagsa sa mga sementeryo sa bisperas ng Todos Los Santos kahit maulan, maputik at baha. Mas pinili ng mga tao na magtungo sa mga Campo Santo kahapon upang makaiwas sa inaasahang dagsa ng maraming bibisita ngayong araw o sa bisperas ng mismong araw ng mga patay. Sa Obando Public Cemetery sa Bulacan, pinayuhan ng LGU ang mga bumibisita na magsuot ng bota lalo't hindi patuloyang humuhupa ang bahang iniwan ng Bagyong Paeng. Burak at baha rin ang sumalubong sa mga nagtutungo sa ilang pansyon sa Marilao, Bulacan, maging sa Dagupan City, Pangasinan, dahilan upang hindi na nagawang linisin ang mga ito. Samantala, muling pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa paglusong sa baha dahil sa banta ng leptospirosis at iba pang waterborne diseases. Balita. Samantala, pinaalalahanan naman ng Simbahang Katolika ang mga mananampalataya lalo sa mga bibisita sa kanilang yumaong kaanak sa mga sementeryo at kolumbaryo na maaari pa rin mag-alay ng dasal at mass intentions online. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, maaaring ma-access ng publiko ang kanilang online feature sa kanilang website. Sa mga nais mag-alay ng panalangin at misa, maaaring i-access ang cbcpnews.net. At bukod kasi sa mga local government unit, pangunahing abala rin o abala ang Simbahang Katolika sa paggunita ng Todos Los Santos at araw ng mga patay sa bansa. Mahigit 100,000 pulis na ang i-deploy sa mga sementeryo sa buong bansa. Iniyayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na halos 5,000 police assistance desk din ang ipinakalat sa mga pampubliko at pribadong sementeryo bilang pagtiyak sa seguridad ng mga bibisita ngayong Undas.
maaari anyang magpasaklolo ang mga motorista na mahaharap sa emergency at tumawag sa National Emergency Hotline 117 o sa Police Assistance Center sa mga National Highway. Tinitiyak naman ni Quezon City Police District Director Brigadier General Nicolas Torre na paigtingin ang security measures para sa kaayusan ng undas. Samantala, nagtalaga rin ang Southern Police District na mahigit 2,000 pulis sa Makati, Pasay, Taguig at Parañaque. Sumadsad naman sa 1,099 ang additional COVID-19 cases na naitala ng Department of Health sa bansa kahapon, ang pinakamababang daily sa nakalipas na 6 na araw. Ito rin ang ikatlong sunod na araw na mas mababa sa 1,500 na naitala ng bagong COVID-19 cases sa bansa at ikalabing isang sunod na araw naman na mas mababa sa 2,000. Batay sa DOH, sumampa na sa mahigit 4 na milyon ang total caseload, kabilang na ang 3.9 milyon na recoveries, habang umakyat naman sa 64,074 ang bilang ng mga nasawi matapos madagdagan ng 41. Balita, tomong lakas. Balita sa ibang bansa. Alamin na natin ang detalye ng foreign news mula kay Jen Patrolia. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi matapos bumigay ang hanging bridge sa Gorayat, Western India. Ayon sa local official ng India, umakyat na sa 141 ang bilang ng mga nasawi, kung saan karamihan dito ang mga bata, mga kababaihan at matatanda. Base sa investigasyon ng mga otoridad, ipinagdiriwang sa lugar ang Diwali Festival, kung saan nagkaroon ng overcrowding dahilan ng pagkasira ng tulay na isa sa pinakamalalang nangyari sa nabanggit na bansa. Aabot naman sa 177 na individual ang nailigtas, habang patuloy pang pinaghahanap ang iba pang mga nawawala. Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad. At yan ang balita para sa Bayong Dagat. Ako po si Jen Patrolia. Sa sports! Pasalakasan ni ahatid ni Allen Ibanez. Ipanakukumpleto ang training ng Gilas Pilipinas para sa fifth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Gilas Head Coach Chot Reyes, halos kulang pa ang training ng koponan dahil wala umano sa Pilipinas ang mga overseas players. Nabatid na ngayong araw darating ang magkapatid na Kiefer at Terji Ravena, maging sina Dwight Ramos at Bobby Ray Parks Jr. na mga naglalaro sa Japan B-League kamakailan. Nasa Australia naman si Kai Soto, kung saan hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ang kanyang Jordanian visa. Nabatid na maglalaro pa muna si Soto sa huling laban ng Adelaide 36ers sa November 5 bago ang international break ng NBL. Iginit ni Reyes na magiging buo lang ang kanilang team kung makakarating na mas maaga ang kanilang mga manlalaro. Nabatid na haharapin ng Gilas ang Jordan sa November 10 na gaganapin sa November 10 hanggang 13 sa Middle East. Para sa sports news, ako po si Allen Ibanez. Sa entertainment, a trending news. Umanaw na sa edad na 75 ang OPM legend at miyembro ng iconic trio na Apo Hiking Society na si Danny Javier. Ito ang kinumpirma sa Facebook account ng kanyang anak na si Justin Javier, kung saan sinabi niya na ang kanyang ama ay may komplikasyon at may iniindang karamdaman na naging sanhi ng pagkamatay nito. Matatanda ang sa naging pahayag ng isa pang miyembro ng Apo Hiking Society na si Boboy Garavillo, sinabi niya na imposible nang magkaroon ng reunion ang kanilang grupo dahil sa karamdaman ni Danny. Humingi naman ng pangunawa at privacy ang pamilya ng pumanaw na singer-songwriter kasabay ng kanilang pasasalamat sa lahat ng nakikiramay, nagpapadala ng mensahe at patuloy na nagdarasal sa kanilang pamilya at sa yumaong si Danny. Balita, balita, tomong lakas! O yan, nakikiramay po ang Aliw Broadcasting Company, ang DWIZ, ang himpilang metodong lakas sa pamilya ho ng yumaong si Danny Javier. Ayan, syempre partner, habol ko lang yung mga bumabati sa atin sa YouTube. Andyan si Richard Romakin at si Roberto Briana sa Santa Maria, Bulacan. Ayan, good morning po. Good morning din sa Pamilya Valle, dyan sa Noveleta, Cavite. Kaya Engineer Manuel Valle, andyan din si Manu, Mavi at Mara. At syempre sa dalawang twins. At si Yan at si Yara, good morning. At andito rin si Gary Ramos, partner, nakikinig sa atin. Mama Lenny ng Marikina, andyan din si Boss Jeff Jefferson Manalo at Tita Head na unyo ng Marikina.
Ayan, happy, happy Tuesday po sa ating lahat. At syempre, ingat po sa mga pupunta sa sementeryo ngayong araw. At syempre, bukas, partner. At pinapasalamatan po namin ang mga bumubuo sa aming istasyon sa pangunguna ng aming boss na si Mr. Edgar A. Cabangon, Sir Vec De Leon Lima at Sir Bert Mozo at Miss Judith Estrada Larino. Sa aming tech on duty, nandiyan si Engineer Daniel Tenko, si Engineer Wener Contihino at si Engineer Fred Belamala. Sa ating news writers na si Nadruna Sino, Jen Patrolia at Angelica Doctolero. At syempre, nandyan din ang ating social media assistant na si Allen Ibanez. At sa ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon at ating driver na si Kuyang Basil Nabwa. At syempre, sumayin niyo po ang mastodong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po, si Angelica Doctolero. At ako naman, si Haya Ludivico. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo, numero uno, abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Kuyang Drew Nasino. Maraming salamat at magandang umaga. Balita, 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 balita.